Sa mga maiinit na balita, ngayon tanghali. Isa pang bagong suspect sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo, sumuko na sa mga otoridad. Partisipasyon sa krimen, mahalaga umano ayon sa DOJ. Oil spill mula Oriental Mindoro na mataan na sa Verde Island Passage sa Batangas. Remotely operated vehicle ng Japan na may kakayahang matukoy ang lokasyon ng lumubog na MT Princess Empress dumating na sa Calapan, Mindoro. At higit pisong rollback sa presyo ng diesel at gasolina ipatutupad bukas. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, March 20, 2023. At una sa mga balita ngayon tanghali. Binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangan na maipagpatuloy ang mga mahalagang infrastructure projects ng nakaraang administrasyon. Ayon sa Pangulo, malaking tulong ito hindi lamang sa pagbibigay ng hanap buhay kundi maging sa pagpapaunlad ng bansa. Narito ang report ni Nel Maribuhok. Inisa-isa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga benepisyo sakaling maisakatuparan na ang mga proyektong pang-imprastruktura ng pamahalaan. Sa kanyang vlog, binigyan din ni PBBM na makalilikha ng trabaho ang mga infra project na ito, lalo na sa mga laborer at skilled workers. Sa pagsasaayos rin ng railway system at pangunahing kalsada, mareresolbaan niya ang problema sa daloy ng trapiko sa Metro Manila. Sa pagpapaganda ng ating mga railway system, hangad nating hikayatin ang mas maraming tao na gumamit nito at mabawasan ang pribadong sasakyan sa kalsada. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., oportunidad ito upang magkaroon ng bagong energy system ang bansa, susi sa pagsusulong ng digitalization, matutugunan ang epekto ng climate change at mapalalakas ang turismo sa Pilipinas. Sari-saring mga palipara ang nakataktang gawin. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng mas maraming pagkakataon ang mas maraming probinsya sa ating bansa. Napakarami po nating mga magagandang lugar at kailangan lang ay gawin nating accessible at tiyak ay dadayuhin tayo ng ating mga turista. Kamakailan, inaprubahan ng National Economic and Development Authority Board sa pangungunan ni Pangulong Marcos Jr. ang 194 flagship infra projects. Ang mga nakalinyang proyekto na ito ay may kinalaman sa digital connectivity, health, power at energy at agrikultura. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Nagbabala ang Bureau of Immigration sa publiko na kilatising maigi ang mga job advertisement na nakikita sa social media. Ayon sa ahensya, target na ng mga human trafficker ang mga Pinoy na sanay magsalita ng Ingles. Narito ang ulat ni Janice Inhente. Huwag maniwala sa mga alok na trabaho abroad gamit ang social media. Ito ang mariing ipinapaalala ng Bureau of Immigration sa publiko, lalo na sa mga nais magtrabaho abroad, lalo't nadagdagan na naman ang mga nabibiktima ng mga sindikato sa ilalim ng call center trafficking scam sa ibang bansa. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, gumagamit ang mga sindikato ng Facebook at TikTok para manloko sa pamamagitan ng pag-aalok ng trabaho bilang call center agent abroad. In many cases po, they are asked to be part of a syndicate, so sindikato po na nangi-scam din po ng ibang tao through a cryptocurrency scheme. Meron naman din po na mga nagtrabaho sa isang call center. Ayon sa BI, isang Pilipino na biktima ng call center trafficking scam ang napauwi ng pamahalaan noong March 9 matapos itong humingi ng tulong sa Embahada ng Pilipinas sa Thailand. Inutusan umano ito ng mga sindikato na bumiyahe patungong Thailand bilang turista at makalipas ang isang linggo sa Thailand. Isang private vehicle ang sumundo sa kanila at ibiniyahe ng 12 oras patungong Myanmar. Ayon sa kagawaran, noong una ay sinabihan ang biktima na babayaran siya ng $1,000 hanggang $1,500 kada buwan o katumbas ng mahigit 50,000 pesos.
Pero kalaunan aniya ay bigla na lamang itong nirequire na kailangan munang maabot ang kota na kalahating milyong Indian rupees o humigit kumulang 330,000 pesos bago siya bayaran. Napilitan umano ang biktima na magtrabaho ng 12 oras kada araw at wala ring day off. Sinisingil din umano ito ng 170,000 pesos para sa kanyang paglaya at dagdag 20,000 pesos para tumawid sa ilog pabalik sa Thailand. Doon po sa mga nabiktima, nakakabahala po talaga. This is really worrisome para po sa atin. Yung mga nabiktima po ay sinasaktan, minamaltrato. Literally, they were enslaved because they were not allowed to go home hanggat hindi po nakakabayad noong parang fees doon sa kanilang employer. Merong mga kinukuryente, merong mga sinasaktan po ng latigo. Meron pong pinagbubuhat ng timba, 2 timba ng tubig at pinapatakbo po paikot-ikot sa basketball court. Kapag hindi nila nakuha yung quota na required sa kanila ng kanilang mga amo. Ayon kay Sandoval, karamihan sa mga na-rescue na Pilipino sa nasabing modus operandi ay sa Asian countries na bibiktima. Kaya mas lalo pang hinigpitan ngayon ng Bureau of Immigration ang kanilang immigration screening sa mga paliparan upang bantayan ang mga Pilipinong umaalis patungong abroad. Ayon kay Sandoval, may mga travel patterns ang mga sindikato na ginagawa upang maipuslit ang kanilang mga biktima sa ibang bansa. Sa atin po, pinaigting po natin ang ating measures para mabantayan po natin yung mga umaalis natin, mga kababayan. Of course, meron po tayong alert doon sa mga travel patterns na nakikita po natin na inaabuso nitong mga scammers na ito para makapangbiktima ng ating mga kababayan. Sa tala ng Bureau of Immigration sa taong 2022, umabot ng higit 32,000 ang naharang ng immigration na mga Pilipinong patungong abroad. 472 dito ay pawang mga biktima ng human trafficking at illegal recruitment. Paalala ng Bureau of Immigration sa publiko, maging maingat at agad i-report sa kinauukulan kung mayroong kaduda-dudang mga transaksyon na nag-aalok ng trabaho abroad online. Huwag po tayong basta-basta pumatol sa anything that we see online. And siguraduhin po nila that kung sila po ay nais magtrabaho abroad, they do it through the legal means. Hindi po sa Facebook nakikita or sa TikTok nakikita ang mga trabahong ito, but through the Department of Migrant Workers upang masigurado po na lehitimo yung mga kumpanya na kanilang pagtatrabahuan. Janice Enjente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling ipinagpatuloy ngayong araw ng Senado ang pagdinig kaugnay sa isyu ng umano'y human trafficking sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA gamit ang chartered flight. At para sa update, nagbabalik si Janice Enjente live. Janice, ano na ang latest dito sa investigasyon ng Senado kaugnay sa sinasabing issue ng human trafficking sa NAIA? Ella, sa isinagawang hearing ng Blue Ribbon Committee, unang datanong ng chair ng komite na si Senator Francis Tolentino ang dating immigration officer na si Jeff Pimpin na itinuturo mystery immigration officer na nag-escort sa mga pasahero ng nasabing chartered flight. Muling itinanong ng senador sa dating immigration officer kung bakit naroon ang kanyang presensya sa NAIA ng mga panahong naroon ang nasabing charter flight, gayong hindi naman ito ang assigned duty noon. Questionable rin sa ilang senador ang presensya nito sa paliparan gayong nasa transition period na o napala ito at ililipat na ng assignment. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Attorney Norma Chancinco, February 2, 2023 nang mag-request si Pimpin ng transfer of office dahil umano sa medical issues. February 9 nang ma-relieve si Pimpin sa kanyang mga duties sa port operations at inireassign sa Regional Intelligence Division Office sa Region 4. Ngunit ipinagtataka ng mga senador kung bakit nasa terminal sa Pimpin at nag-escort pa ng mga pasahero sa nasabing chartered flight. Paliwanag ni Pimpin na sa transition period pa umanoan niya siya at nag-turnover pa ng kanyang mga dapat ipasa na trabaho. Gayunman, ayon sa Bureau of Immigration, hindi na dapat dahil opisyal na itong na-relieve sa trabaho ng February 9, kaya agad nitong binigyan ng show cause order
ang dating immigration officer. Ayon kay Pinpin, nakamonitor siya ng issue kaugnay ng chartered flight sa kanilang Viber group, kaya't agad itong tumungo sa lugar dahil wala pa aniya siyang kapalit sa kanyang posisyon. Ayon kay Senator Tolentino, may violation sa nangyaring insidente si Pinpin dahil sa panghihimasok pa rin ito sa nasabing trabaho kahit narilib na sa pwesto. Elas, sa ngayon, ongoing pa ang pagdinig sa Senado kaugnay sa nasabing issue. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Janice Ingente. Roundup Balita. Good news para sa mga motorista. Magpapatupad ng mahigit pisong rollback ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, March 21. Base sa anunsyo ng mga oil company, bababa ng piso at 85 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang piso at 20 sentimos naman ang tapyas sa presyo ng gasolina. Samantala, may 2 pisong rollback naman ang ipatutupad sa kada litro ng kerosene. Ang panibagong oil price adjustment ay bunsod pa rin ang galaw sa presyo ng langis sa international market. Aabot sa 120 million pesos ang halaga ng nakitang pinaghihinalaang smuggled na seafood at poultry products sa 7 bodega sa Nabota City nito lamang Biyernes. Ang mga operatiba ay binubuo ng mga tauhan ng Department of Agriculture, Bureau of Customs at Philippine Coast Guard. Nakita sa mga bodega ang frozen product na pork at chicken, maging ang mga seafood mula sa China. May mga beef din na mula sa Brazil at Australia, habang ang pork ears naman ay mula sa Russia. Kung mapapatunayang walang dokumento ang mga produkto, ay kukumpiskahin ang mga ito dahil sa paglamag sa Customs Modernization Act, particular ang misdeclaration in goods declaration. Muling nagpalaya ng mahigit sa 400 persons deprived of liberty o PDLs ang Bureau of Corrections ngayong araw. Ginawa ng BUCOR ang seremonya sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City bilang bahagi ng Women's Month. Karamihan sa mga nakalaya ay nabigyan ng parole, na-acquit at matapos na ang maximum na sentensya with Good Conduct Time Allowance o GCTA. Ayon pa kay Justice Secretary Crispin Remulla, plano na rin nila na palayain ang mga matatanda na lalo na ang mga nasa 80 hanggang 90 anyos na PDLs. Yung mga may sakit, yung mga lumpo na, mga bulag na, marahil dapat dumating din yung oras sa sila'y pakawalan habang may buhay pa. Positibo pa rin sa red tide ang mga baybayi ng Dawis at Tagbilaran City sa Bohol, Dumangilias Bay sa Zamboanga del Sur at Lianga Bay sa Surigao del Sur. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, bawal pa rin kainin ang mga shellfish at alamang na mula sa nabanggit na lugar dahil sit, hipon at talangka ay maaring kainin, pero dapat ay inalisan ito ng lamang loob gaya ng hasang at bituka. Kailangan ding hugasang mabuti bago iluto. Samantala, ang mga baybayi naman ng Milagro sa Masbate ay wala ng red tide. Posibleng matapos na sa linggong ito ang pag-iral o ang epekto ng amihan sa bansa. Ayon sa PAGASA, nasa dulong hilagang Luzon na lamang ngayon nararamdaman ng amihan. May mahihinang pag-ulan lamang ang posibleng maranasan sa Batanes at Babuyan Islands. Pero ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas na maliwalas na panahon na may pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Babala ng PAGASA, posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa ang malalakas na ulang mararanasan. Nag-umpisa na rin makapagtala ng matataas na temperatura sa bansa. Kahapon ay umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Davao City. Noong March 17 ay umabot naman sa 46 degrees Celsius ang heat index sa San Jose Occidental, Mindoro. Ang heat index ay ang temperaturang maaaring maramdaman ng katawan kapag pinagsama ang relative humidity at air temperature. Iginagalang ng Philippine National Police ang naging pasya ng Department of Justice na ibasura
ang isa sa mga reklamo na isinampan nila laban kay Congressman Arnulfo Teves. Ayon kay BNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, isang kaso lamang ito sa 7 kasong kinakaharap ng mambabatas. Ang detalye sa ulat ni Lea Ilagan. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police kung anong legal remedy ang maaaring gawin ng PNP Criminal Investigation and Detection Group kaugnay sa na-dismiss na kaso sa illegal na baril at pampasabog laban kay Congressman Arnulfo Teves. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, sa ngayon ay wala pang kopyang natatanggap ang CIDG kaugnay sa na-dismiss na kaso. So kailangan po muna nilang makakuha po ng official na copy po ng resolution na inilabas po ng DOJ and titignan po at pag-aakalan kung kinakailangan po if there is a need to file a motion for reconsideration or hahayaan na lang po na natin yon kung na makapag-submit po tayo. Gayunman, sinabi ni Colonel Fajardo na naniniwala sila na malalakas ang 7 pang ibang kaso na isinampa ng PNP laban sa mambabatas. Kumpiyansa po ang CIDG na malakas ang isinampa nilang kaso at hawak ng mga ebidensya laban kina Congressman Teves at iba pang mga sangkot sa kaso. Nauna nang sinabi ni DOJ spokesperson Mico Plavano na na-dismiss ang isang kaso laban kay Teves dahil hindi dito nakapangalan ang mga baril na nakuha sa isa nitong property, kundi sa nagangalang Roland Pablio. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang maglabas ang Department of Justice o DOJ ng International Lookout Bulletin kay Negros Oriental Representative Arnulfo Arnie Teves Jr. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, umalis na si Teves sa Estados Unidos at nasa isang lugar na ngayon sa Asia. Dagdag pa ng ahensya, maaaring humiling ang Department of Foreign Affairs na i-deport si Teves mula sa bansang kasalukuyan niyang tinitirhan. Samantala, ibinasura ng Department of Justice o DOJ ang isang reklamo ng illegal possession of firearms at unlawful possession of explosives na isinampa laban kay Teves dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nauna nang sinabi ng dalawang na-arreston suspect na sina Jorick Labrador at Benji Rodriguez, parehong dating sundalo, na isang Kong Teves ang nag-utos na patayin si Negros Oriental Governor Ruel Degamo na napatay sa kanyang tirahan sa bayan ng Pamplona noong March 4. Pinagtutulungan na ng mga otoridad ang mga witness ang pagtukoy sa iba pang mga suspect sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Naniniwala din ang Joint Task Force Negros na hindi pa natatapos ang mga karahasan sa lalawigan. Narito ang ulat ni Lalaine Moreno. Nagpapagaling pa rin sa ospital sa Negros Oriental ang 5 sa 17 biktima na nasugatan sa nangyaring Pamplona Massacre. Ilan sa mga biktima na puruhan ng tama ng bala kaya kinailangang operahan. Ayon sa Joint Task Force, isa sa mga pasyente ang key witness sa massacre na maaaring makapagtuturo sa identity ng iba pang suspect. In one way or the other is magamit ang kanilang mga statements para sa pag-usad ng kaso. Siguro more of the identification. Kailangan kasi natin ma-establish yung identification, especially if ang sinasabi natin dito yung sampo na nagpasok talaga doon sa bahay ni Governor. Siniguro naman nila ang kaligtasan ng mga witnesses pati ng kanilang pamilya. Na talagang may panganib sa buhay nila. So yes, part ng mandate ng task force, yung pangatlo, is to secure the witnesses, secure the family, secure the people of Negros Oriental. Kahapon, maagang tumulak ang mga sundalo at tauhan ng Department of Labor and Employment upang isa-isa natira ng tulong ang mga biktima at ang mga naulilang pamilya ng mga nasawi. Bawat recipient ay binigyan ng 30,000 pesos worth ng bigas at mais na maaaring pagkakitaan ng mga naulilang pamilya.
kanilang ang atua is to ease the pain no sa families nila nga at least na lang man nga ang Department of Labor na ay mahatag for an alternative livelihood nga at least na lang man nga ang nangawala sa ilang kinabuhi at least nga makakuan kay mga breadwinners pudto sila. Samantala, tuloy ang pagbabantay ng mga sundalo, pulis at ilang mga law enforcement agencies sa Negros Oriental hanggat hindi na ibabalik ang kapayapaan sa lalawigan. Naniniwala ang Joint Task Force Negros na hindi natatapos ang mga karasan o mga pagpatay sa lalawigan sa pagkamatayan ni Governor Roel Digamo. We are not lowering our guards. We know that the threat is still there. It doesn't really end on the burial of the governor. Una nang sinabi ni Pamplona Mayor Janes Digamo na isa sa mga isyong dapat tingnan ay ang umano'y land grabbing sa Negros Oriental. Ngayong araw ay balik trabaho na ang alkalde, mahigit 2 linggo matapos ang malagim na krimen. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handang bigyan ng seguridad ang Philippine National Police si Congressman Arnolfo Teves kung uuwi na ito sa bansa. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo, nakarating sa pambansang pulisya na natatakot ang mambabata sa kanyang kaligtasan, kaya't nagdadalawang isip itong umuwi sa bansa. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, may coordination na bang ginagawa ang kampo ni Congressman Teves sa PNP para sa kanyang security kung sakaling uuwi na siya ng Pilipinas? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Wala pang natatanggap na ano bang koordinasyon o komunikasyon ang pambansang pulisya mula kay Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves. I-recognize sa paghingi nito ng seguridad para sa kanya at sa kanyang pamilya. Subalit ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Dean Fajardo, nakikipag-ugnayan naman sila sa House of Representatives, kaya't nalalaman nilang natatakot ang mambabatas para sa kanyang kaligtasan, kaya't ayaw umuwi ng bansa. Sinabi pa ni Colonel Fajardo, handa naman ang PNP na bigyan nito ng seguridad pag-uwi nito sa Pilipinas. Matatanda ang binigyan lamang ni House Speaker Martin Romualdez hanggang ngayong araw, March 20, si Congressman Teves para umuwi ng bansa. Umalis ng bansa ang mambabatas noong February para magpagamot sa medical at binigyan ng Travel Authority hanggang March 9. Pumilit ito ng extension hanggang 2 buwan, ngunit hindi ito inaprobahan ni House Speaker. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lea Ilagan. Ipagpapatuloy ng House Committee on Ethics and Privileges ang motu proprio inquiry sa hindi pagbalik sa Pilipinas ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. matapos mag-expire ang travel clearance authority nito noong March 9. Hanggang ngayong araw na lamang ang ibinigay na panahon ng komite upang makapagsumite ito ng letter of explanation kung bakit hindi pa ito nakakabalik sa Pilipinas. Mamayang hapon malalaman kung ano ang mga susunod na hakbang sa kaso ni Teves. Hindi pa rin kumpirmado kung dadalo ba sa online ang mambabatas o hindi. Sinubukan ng UNTV News and Rescue na kunin ang pahayag ng legal counsel ni Congressman Teves, ngunit wala pa itong sagot sa ngayon. Isa pang suspect sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo ang sumuko na rin. Ayon sa mga otoridad, mahalaga ang testimonyo nito pagdating sa kaso. At mula sa Department of Justice, kumuha tayo ng update kay Dante Amento live. Dante, ano ang profile niyang sumukong suspect at ano ang kanyang partisipasyon sa krimen? Yes, Ella, ayon na sa Department of Justice at Police Armed Forces of the Philippines, ito ay sumuko noong nakaraang Biyernes sa AFP dyan sa Negros Oriental. Ito ay dating sundalo, Ella, na natanggal umano sa serbisyo dahil nasangkot sa illegal na droga. Ayon ka Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Andres Centino, ito ay pinangalanan ng unang nahuling suspect. Dagdag pa ni Secretary Crispin Remulla, may kasama ito sa grupo na pumaslang kay dating Gobernador Roel Digamo. Mayroon itong direktang partisipasyon sa krimen. Kaya kinukonsidera ng mga otoridad na malaking papel ang ginagampanan nito sa investigasyon. Ngayong araw naman, Ella, ay naasahan
na i-turn over ito sa National Bureau of Investigation o NBI para sa kanyang affidavit at bahagi na rin ng ginagawang investigasyon sa kaso ng pagkamatay ni Governor Ruel Digam. Yan ang ating update mula dito sa DOJ sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Nag-courtesy call ngayong araw sa headquarters ng Philippine Coast Guard ang pwersa mula sa U.S. Coast Guard Oil Spill Response Team na tutulong sa ginagawang oil spill cleanup sa Oriental Mindoro. Kaugnay nito, bibigyan ng briefing ng PCG at U.S. Coast Guard upang malaman kung anong tulong ang maaring ibigay ng Amerika para malinis na ang tumakas na langis. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay JP Nunez Live. JP, paano tutulong ang U.S. Coast Guard dito sa paglilinis ng oil spill? Aga sa ngayon nga, merong executive briefing ang Philippine Coast Guard sa pangunguna ni Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abu sa U.S. Coast Guard Oil Spill Response Team. Magbibigay ng update ang PCG sa U.S. Coast Guard ukol sa kasalukuyang response ng bansa upang linisin ang oil spill na kumalat mula sa Oriental Mindoro. Kanina ay nag-courtesy call kay Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abu ang walong U.S. Coast Guard oil spill response experts. Ang PCG ang nag-reach out sa United States para humingi ng tulong dito sa pag-aalis ng tumagas na langis sa dagat. Paliwanag ni Rear Admiral Arman Balillo, ang spokesperson ng PCG, na sa U.S. Coast Guard na ang magiging desisyon kung paano sila tutulong sa paglilinis ng langis o kung magbibigay ito ng payo base sa kanilang mga karanasan sa oil spill cleanup sa kanilang bansa. May mga Japanese Coast Guard din na bumalik na dito sa headquarters ng PCG at nakatakda ang mga ito na magbigay ng rekomendasyon doon sa kanilang naging inspeksyon mula sa Mindoro. Samantala, kinumpirma nga ng PCG na nakaabot na ang oil spill sa Verde Island. Nagsagawa na nila ang PCG ng aerial inspection sa lugar at nakahandaan nila ang ahensya sa mga response na kailangang gawin upang hindi ito tuluyang kumalat sa mga baybaying dagat. At samantala, aga ang Maritime Industry Authority naman ay nakatakdang magbigay ng pahayag mamayang hapon ukol dito sa issue ng lumubog na MT Princess Empress na umano'y rebuilt scrap. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Maynila. Balik tayo, aga. Maraming salamat, JP Nunez. Kinumpirma ng Station Commander ng Philippine Coast Guard sa Batangas na namataan na sa Isla Verde sa Batangas City ang oil spill na tumagas mula sa lumubog na motor tanker na Sanawan Oriental Mindoro. Kilala ang Isla Verde bilang Center for Marine Biodiversity. Mula sa Batangas, kumuha tayo ng update kay Benedict Samson live. Benedict, ano na ang ginagawa ngayon ng PCG sa Isla Verde para agad na makontrol itong oil spill? Ginagawa ng Philippine Coast Guard dito sa Isla ng Verde. Ella, base sa report, around 6:30 a.m. 6:30 to 7:30 a.m. namataan yung oil spill dito sa Verde Island. Ayon kay Captain Victorino Acosta, Station Commander ng Philippine Coast Guard Batangas, nakadeploy na sa dagat yung mga tauhan ng PCG na magtutulong-tulong sa paglilinis ng kumalat na langis. Medyo marami-rami na po. Medyo marami-rami na po. Pero doon pa lang po sa dagat, nakokombat na po natin. Mga 4.4 kilometers pa lang po, andun na po yung team natin na nagkokombat. Kaya pagdating po dito sa shore, medyo manipis-nipis na po na konti. Ayon sa PCG Batangas, dalawang barangay yung apektado ng oil spill sa Verde Island. Ito ang mga barangay ng San Agapito at barangay San Agustin. Kailan patuloy naman ang assessment ng PCG sa lawak ng apektadong lugar sa Verde Island. Kilala nga ang Verde Island na biodiversity area dito sa Batangas kung saan makikita yung pinakamaraming bilang ng isda, coral, seagrasses, mangroves at iba pa. Kaya naman lubos na nababahala yung pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa magiging epekto nga nitong oil spill sa biodiversity ng naturang isla.
At yan muna ang ating update mula rito sa Batangas City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Ngayong namataan na ang oil spill sa Isla Verde Passage sa Batangas, iginiit ng UP Marine Science Institute na kailangan na agad mapigilan ang pagkalat ng langis upang maiwasan ang malaking pinsala sa karagatan. At para sa iba pang detalye, may report si Ray Pelayo live. Ray, ngayong nakarating na ng Isla Verde ang oil slick mula Oriental Mindoro, ano ang posibleng impact nito sa marine biodiversity? Right, ituturing ang Verde Island Passage bilang source ng ating pagkain at napakahalaga nito sa biodiversity ng mundo. Ayon kay Dr. Irene Rodriguez ng UP Marine Science Institute, dapat itong maproteksyonan at mahalaga na agad na mapigilan ang pagkalat ng langis papunta sa lugar. Ngayon, bahagi natin na panayam ay Dr. Irene Rodriguez ng UPMSI. Ang yamang dagat na makikita sa Verde Island Passage ay walang katumbas sa ibang lugar sa atin dito sa Pilipinas. At ito ay critical na source ng ating pagkain, hindi lang ng pagkain, kundi yung talagang yamang dagat na majority ay merong importanteng ecological roles and functions. Ayon sa UPMSI, mas malakas ngayon ang daloyo agos ng karagatan papunta sa Hilaga mula sa pinaglulubugan ng MT Princess Empress sa Mindoro. Base sa projection ng UPMSI, umiina ang amihan kaya ang namamayanin ngayon ay yung current ng karagatan. Base sa kanilang pinakahuling trajectory, sa Nauhan at Apola pa rin ang mapapadpad ang pinakamaraming bahagi ng oil slick. Pero may mapupunta nga dyan sa may Verde Island Passage. So yung agos o daloy ng tubig. At based sa available na information natin, yung daloy ng tubig ay towards the north. Okay, so pupunta talaga sa direksyon ng Isla Verde. Ayon sa UPMSI, mas makabubuti na magpadala ang ating mga kababayan ng kanilang geotag kung nakarating sa kanila ang itong tinatawag natin na oil slick. Pumunta lamang sa social media ng UPMSI para matunto ng link na maaaring pagdalhan ng geotag. As of now, we are basing it on assumption. So yung mga ganitong impormasyon na may oil sightings talaga sa specific na places, posts, and geotagged yung locations and also yung time kung kailan sila nakita, makakatulong ito para mas ma-improve yung projection ng trajectory ng oil. Ayon sa UPMSI, kailangan na makontrol agad ang pagkalat ng langis para maiwasan ng mas malawak na pinsala nito. Very critical. So we need to address this in a timely manner and near the point source. So pinakamaganda, maagapan, so containment and removal of the oil very near the point source and right away. So the most timely manner and the most effective way that we can contain and remove the oil from our waters, ito yung pinaka-ideal para hindi na ito umabot sa near shore na environments at hindi or ma-minimize natin yung pagdating ng oil sa ating coasts. Ay, Dr. Rodriguez, kailangan pang maglaan ang pamahalaan ng dagdag na pondo para sa pagtugon sa ganitong insidente sa karagatan. Yan ang latest na dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Salamat, Ray Pelayo. Na-turn over na sa mga vendor ng Baguio City Public Market ang mahigit sa 1,000 mga temporary stall matapos ang nangyaring sunog sa palengke noong March 11. Samantala, tumanggap na rin ng 10,000 pisong cash ang mga vendor na nasunugan mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na magagamit upang makapagsimula muli sa pagtitinda. Mula sa Baguio City, makibalita tayo kay Grace Flores live.
Grace, nagsimula na rin ba na magtinda ang mga vendor dyan sa itinayong mga temporary stall? Yes, Ella, magandang tanghali. Nakapagsimula na nga yung ating mga vendors na naapektuhan ng sunod sa kanilang pagtitinda sa ipinatayong temporary stalls dito sa Baguio Public Market. Natapos nga sa loob ng 7 araw ang pagpapatayo ng pansamantalang lugar ng mga vendors na naapektuhan ng sunog. Ayon sa lokal na pamahalaan sa pagtaya nila, matatapos sa loob ng 3 buwan ito, pero dahil nga sa ginawang bayanihan at sa direktiba ni Mayor Benjamin Magalong, tinapos nila ito sa loob ng 7 araw. Kita niyo siguro na talagang nagtulungan lahat. Ito yung resulta ng bayanihan, resulta ng teamwork, iba't ibang ahensya, kung paano nagamit yung lahat ng mga resources, talagang nakapool para talagang nakapokus talaga sa rehabilitation. Kaya ganun kabilis. Ang pag-alis ng malaking bahagi ng pagkasira ng sunog at pagpapanumbalik ng kabuhayan ng 1,642 na nagsilikas na mga vendor sa loob ng 7 araw kasunod ng sunog ay maaaring isang mahabang utos, ngunit ang mga opisyal ng lungsod sa pangunguna ni Mayor Benjamin Magalong at ang mga uniform personnel at volunteers mula sa public at private sector ay gustong patunayan ito ay magagawa sa pamamagitan ng malakas na pamuna at pagtutulungan. Laking pasasalamat naman ng mga vendors na naapektuhan ng sunog sa mabilis na pagpapatayo ng kanilang pansamantalang lugar para makapagtinda. Nagpapasalamat kami sa pangunguna ni Mayor Magalong kasi ang bilis-bilis. Wala pang 7 days, ang pinangako niya sa amin ay 7 days. Pero kinabukasan, nandyan na kami sa gilid ng kalsada. Although na nandyan kami sa gilid, binigyan niya pa rin kami ng bubong. Sa ngayon, 100% ng nasunog na lugar ay nalinis at na habang ang muscles ay 90% naman ayon sa tulong din ng Public Order and Safety Division. Ayon sa lokal na pamahalaan, may kabuuang 112 na original na salt holder ang maaaring umukupa sa maitinayong stalls sa left side upper level ng Block 3. Sa pagkompleto ng maligtas na lugar ng Block 3 at 4 sa Riliera Building na ngayon ay tirahan na ng 10% ng malumikas na vendor. Inaasahan ng LGU na 20% lamang na maapektadong vendor na may kabuang 1,642 ang may iwan sa mga pansamantalang relocation site sa kaabaan ng Kayang Hilltop, Santueta at 2nd sa Malcolm Square, Igorot Garden at Perfecto Street. Nasa kabuang 124 dry goods, 50 refreshment at 10 kainan ang muli ring nabuksan. Samantala, nag-abot na rin ng tig 10,000 piso na financial assistance sa mga vendors mula sa Department of Social Welfare and Development. Ella, nandito tayo ngayon sa Block 3 kung saan nandito tayo sa lugar kung yung ating mga vendors ay nagsisimula na rin maglagay ng kanilang mga paninda at ang ongoing din ang installation ng iba pang mga temporary stalls para nga makapagsimula na rin yung ating ibang mga vendors na hindi pa nakakapagtinda ng kanilang mga paninda dito sa public market. Yan muna ang update live mula dito sa Baguio City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores. Nagsasagawa ngayon ang groundbreaking ceremony sa Basa Air Base sa Florida Blanca sa Pampanga para sa itatayong extension ng airstrip nito. Bahagi ito ng rehabilitation project sa ilalim ng executive agreement ng Pilipinas at Estados Unidos sa pamamagitan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA 2014. At para sa detalye ng balitang yan, humingi tayo ng update kay Leslie Widom na nasa Florida Blanca, Pampanga live. Leslie, kailan ang planong matapos ang rehabilitasyon dyan sa Basa Air Base? Ella, ngayong tanghali, ayan na isagawa na nga ang groundbreaking ceremony para sa extension ng airstrip ng Basa Air Base sa Florida, dito sa Florida Blanca, Pampanga. August 25 ngayong taon, target na matapos o maayos ang airstrip extension ng Basa Air Base runway. Ang rehabilitation project ay bahagi ng executive agreement ng Pilipinas at Estados Unidos na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA 2014 na funded ng US Indo-Pacific Command.
naglaan ng $24 million ang U.S. forces para rito sa Basa Air Base na bahagi ng Philippine military facilities. Una nang sinabi ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, na isa sa pinakamalaki niya proyekto ang airstrip extension ng Basa Air Base. Kabilang sa i-rehabilitate ay ang scrapping, pag-aasfalto ng runway at pag-aayos ng runway overruns, kasama na rin ang upgrading, repairing upang masiguro ang ligtas na take-off at landings ng mga aircraft at pang airdrome operations. Itong Basa Air Base dito sa Florida Blanca ay ang main operating base ng 5th Fighter Wing, kung saan naririto isinasagawa ang mga training at operation ng Philippine Air Force fighter aircraft. Ang pag-improve nito ay makakapag-provide ng mas malaking area para sa mas malalaki pang aircraft gaya ng C-130 at C-295 upang mas malinang pa ang flight operations at masiguro na rin ang ligtas na day and night flying operations. Kasama sa dumating dito si Officer in Charge ng Department of National Defense, Senior Undersecretary Carlito Galvez Jr., Secretary of the Air Force USA, Honorable Secretary Frank Candel III, at U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson. Ella, bukod sa Basa Air Base, nakatakda din i-rehabilitate ang iba pang pasilidad ng Philippine Military Base sa original EDCA sites tulad ng Antonio Bautista Air Base sa Palawan at ang Beniro Ibuen Air Base sa Mactan. At yan muna ang balita mula dito sa Florida Blanca, Pampanga. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Leslie, with them. Inaalam na ng mga otoridad ang tindi ng pinsalang dulot kasunod ng pagtama ng 6.8 magnitude na lindol sa Ecuador at Peru araw ng Sabado, March 18, 2023. Patay ang hindi bababa sa 15 tao dahil sa sakuna. Narito ang report ni Abby Valdez. Isang malakas na lindol ang nagpayanig sa Ecuador at Peru. Hindi bababa sa 15 tao ang nasawi bunsod ng trahedya. 14 na tao ang nasawi sa Ecuador at 1 naman sa Peru. Bukod dito, may naitala ring 400 sugatan sa Ecuador. Maraming bahay at gusali ang nagtamo ng pinsala. Batay naman sa mga otoridad, hindi magdudulot ng tsunami ang lindol. Tiniyak naman ni Ecuadorian President Guillermo Lasso na may sapat na economic resources ang pamahalaan upang tugunan ang epekto ng lindol. Patuloy naman sa rescue efforts ang mga otoridad sa El Oro Province, ang pinaka-apektado ng earthquake. Samantalang inaalam pa ng National Police ang lawak ng pinsala. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumisita sa Russian-occupied Mariupol si Russian President Vladimir Putin. Kasunod ito ng anunsyo ng International Criminal Court o ICC na naglabas ito ng arrest warrant laban sa Russian President dahil sa war crimes. Isang Ukrainian port city ang Mariupol na nasa ilalim ng Russian forces sa loob ng 10 buwan. Pinaniniwalaan ito ang unang pagbisita ni Putin sa isang newly occupied Ukrainian territory. Pinakaapektado ng gera sa Ukraine ang lungsod at tinatayang mahigit sa 20,000 tao na ang nasawi dito dahil sa sagupaan. Pasok na sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 9 ang Malacañang Team o PMMS Trailblazers. Gayun din ang NHA Home Masters at GSIS Furies. Samantala, nagpaalam na sa liga ang Senate Defenders. Narito ang report ni Bernard Dadias. Matibay. Yan ang ipinamalas ng Malacañang Team OPPMS Trailblazers at Senate Defenders sa kanilang makapigil hiningang bakbakan kahapon sa nalalapit na pagtatapos ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 9.
Abante ng 3 puntos ang Senate sa first quarter, 28-25. Umakyat sa 8 puntos ang bentahe ng Senado, subalit natapyasan ng Malacanang sa 4, 45-41 end of second quarter. Kontrolado pa rin ng Senate ang momentum sa third quarter kung saan umakyat pa sa 10 ang abante bago na ibaba sa 7 puntos ng OPPMS, 64-57. Last quarter, lumobo sa 12 points ang advantage ng defenders courtesy sa 3 ni Lawrence Gasparillo. May 4 minutes and 40 seconds pang nalalabi. Pero nang ibabaw ang never say die spirit ng Malacanang team sa pangunguna ni John Kenneth Aldyard na nagbuslo ng napakahalagang 7 points higit 3 minutes left ng ballgame. Nasundan pa ng much-needed 3-point shot ni Paul Carbajal. Last 1 minute para agawin na ng Malacanang team ang abante, 84-82. 11.11 seconds left, isa pang 3 ang naipasok ni Gasparillo at naidikit ng Senado sa 87-88 ang score. May pagkakataon pa sana na maipwersa ng Senate ang overtime game, subalit looking for the tie. Tumunog ang buzzer sa score na 89-87. Panalo ang Malacanang team. Best players of the game sina John Kenneth Aldyard na may 22 points at si Paul Carbajal na may 12 points. Dahil sa panalo, pasok na sa quarterfinals ang OPPMS Trailblazers. Nag-adjust kami come the second half from the press to man-to-man defense. Kahit na alam kong limited naman yung personnel ko, tinry pa rin namin kasi sabi ko nga, this is a do or die game, no tomorrow na to. So sabi ko, todo nyo na, kung lahat ng galing nyo, ilabas nyo na. And yun, luckily, medyo maganda yung naging outcome. Hats off ako sa players ko, nakita nyo naman gano'ng limited yung rotation ko, but they delivered despite being injured si Chris Dalaten, parang third quarter ba yun? So talaga, sabi mo nga, salamat Lord. Habang magpapaalam na sa liga ang Senate Defenders. Pasensya na doon sa mga beneficiaries namin, and kinapos tayo this season, so sana makabawi next season, pero sana napasaya namin kayo kahit papaano. Salamat kay Kuya. Sa second game, kapwa pasok na sa quarterfinals ang NHA Homemasters at GSIS Furies. Ito ay sa kabila ng tinalo ng NHA ang GSIS sa isa pang makapigil hinangang bakbakan sa score na 102-95. Best players of the game sina Alvin Vitug na kumolekta ng 28 points, 8 rebounds, 3 assists at 2 steals. At si Antonio Lustestica Jr. na nag-ambag ng 18 points, 3 assists at 1 steal. Tila nasayang naman ang 35 points ni Jonathan Pareño at 18 points ni Rene Boy Bansali para sa GSIS. Hirap na hirap nga kami dahil kulang ako sa tao, dami injured sa akin. Pero kahit may injury sila, pinipilit nila makapaglaro na maganda. So sana magtuloy-tuloy na ito hanggang sa semifinals. Unang-una, yung players, kulang kami. Maraming nawala sa amin. Pero all in all sa akin, okay na rin yung pinakita ng mga players ko. Hanggang sa huli, pinilit nilang lumaban. Para sa akin, yung last game ngayon, ginawa namin parang practice for the next round. Hindi na kami naggumamit ng play, hindi na kami nag-adjust. Parang maging unpredictable yung laro namin. So kung mapapansin mo, hindi kami umawak ng board, wala kaming ginagawa. Sinabi lang namin, maglaro kayo ng para kayo naglilimahan lang. I-enjoy nyo yung game, kumuha kayo ng kumpiyansa para sa next round. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinalagahan.
At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 106, Versikulo 3 na nagsasabi, mapalad silang nangag-iingat ng kahatulan at siyang gumagawa ng katwiran sa buong panahon. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagdalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.